Ang buhay ay parang karera. May simula at siyempre may katapusan. Pero sa loob ng karera, may mga pinagdadaanan. Mga pagsubok na susukat sa ating mga kakayahan. Bawat kanto, may mga boss na tinatawag. Tulad sa mga video games, yan ang maglalaro at magpapahirap ng buhay mo sa loob ng karera. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Yan ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Pero, sa henerasyon ng mga kabataan sa ngayon, seryoso? Totoo pa ba ang mga kataga ni Dr. Jose Rizal? Kung ako tatanungin, ay, mukhang balabo na. Kasi ang mga kabataan sa ngayon, walang kinatupag kundi magdota, magbisyo, at manglanti ng kusiyo-sino. Ako nga pala, si Simon, 13 anyos. Sa akong musikero, mahilig maglaro, at isa akong young entrepreneur. At syempre, estudyante. Dati. Tumigil ako sa aking pag-aaral dahil gusto ko. Wala eh. Di ko makuha kung ano ba talaga ang halaga ng edukasyon sa buhay ko. Eh kung yung mga tao nga eh, nagdodota lang. Pero, kumikita na ng milyon. Eh noong puhunan dun, matataas na grades ba? Diploma? Tangi na hindi! Ang kailangan dun ay diskarte at talinong totoo na hindi nakikita sa pahina ng bawat intent na libro. Sa tingin ko, kahit di ako makapagtapos ang pag-aaral, mapapansin ako sa lahat ng larangan. Matangkad ako. Maporma. At higit sa lahat, mabuluhan ng cheeks. Ano pa mahihingi ko sa mundo? Wala, 'di ba? Nasa akin na ang lahat. Pero may mga oras na pakiramdam ko parang may kulang. Pero di ko maisip kung ano pa ba ang kulang para sumaya ang buhay ko. Bahala na. Meron akong talento na di alam ng mga taong nakakakilala sa akin. Pati nga ang mga magulang ko, di alam to eh. Ngunit, meron lang isang taong nakakaalam. Siya, ang idol ko. Mahilig ako mag-drawing. Di mawawala sa buhay ko ang sketchpad at ang paborito kong ballpen. Ito kasi ang bigay sa akin ng Yumao kong idol. Noong kabataan ko, masipag ako mag-aral. Di ako pumapayag na wala man lang akong natututunan sa bawat araw na lumilipas. Siya ang nagsilbing gabay ko noon. Siya lang kasi ang tunay na naniniwala sa aking natatanging talento, ang pagguhit. Noong nakalipas na 2 taon, habang siya ay lumalaban sa matinding pagsubok ng buhay, inabot niya sa akin itong ballpen na to. At sabi niya,
kahit anong mangyari, huwag mong isusuko ang iyong mga pangarap. Yang talina mo sa pagguhit, yan ang magiging buhay mo. Nung narinig ko ang bawat salitang binitawan ni Idol, tumagos agad ito sa aking puso at isipan, at di ko napigilang maluha. Makalipas ang ilang oras, inutusan niya akong drawing ang kanyang mata. Tuwang-tuwa ako sa mga oras na iyon, dahil nakangiti niya nung sinabi niya sa akin yun. Sa kalagitnaan ng pag-uwit ko, bigla siyang pumikit. At dun, pakiramdam ko, wala nang silbi ang buhay ko. Dahil wala na ang taong naniniwala sa aking kakayahan. At syempre, wala na din ang taong nagsisilbing ama ko. At dahil sa pangyayaring iyon, ganun na lang ang pagpapahalaga ko sa ballpen na ito. Ito kasi ang buhay ko. Kung ako ang tatanungin, ito lang ang natatangi nagbibigay pag-asa sa aking buhay. Sinubukan kong kumanap ng bagong inspiration sa buhay, pero iba pa din talaga mangulila kay Idol. Sa mga taon na dumaan, napag-isip-isip ko na totoo nga ang sinabi sa akin ni Idol. Itong aking talento ang babago sa aking buhay. Nagtataba kayo kung bakit medyo iba ang boses ko? Kung dati, isa lamang akong basag ulo na binata, ngayon, ako ay muli magpapakilala sa inyo. Ako nga pala si Simon, 20 anyos, mahilig maglaro, young entrepreneur, at syempre, estudyante. Dati, dahil pinagpatuloy ko ang karera ng buhay, tinapos ko ang aking edukasyon at isa na akong tanyag na tattoo artist, isang pintor, at higit sa lahat, isang filmmaker. At itong napapakinggan ninyo ngayon sa harap ng screen, produkto ng ballpen ni Idol. Oo, tama ka sa iniisip mo. Sinulat ko tong pelikulang ito gamit ang ballpen ni Idol. At para din sabihin sa inyo, ng bawat tao, basta may pangarap, matatapos ninyo ang karera ng buhay. Basta, huwag kayong papatalo sa mga boss na nagtatangkang iligaw ka ng landas para masira ang karerang sinimulan mo.